Yo, bili na kayo. Welcome sa Kaylin's Amazing Construction Ideas. Ito po sa video natin ngayon, gagawa tayo dito sa bahay ni Uncle Rodel. Ipagpapatuloy po natin yung paggawa ng kisame. Bali, aasikasuhin na po natin ngayon yung mga wirings at sana sa araw na ito is matapos na natin yung sa sala at makita na po ninyo yung design at kung ano yung mga gagamitin na mga ilaw para doon at mga proseso kung paano natin gagawin iyon. At mamaya sa video rin pong ito, tayo po ay babalik doon sa gigisangin ng mga aldan para maipakita ko sa inyo mga ideas kung paano yung pagkabit natin ng lentil beam. So naalala nyo ba nung nakalipas ng video natin na tayo po ay gumawa? Bumuo tayo ng lentil beam at pinatitigas na natin yon. So ilang araw na rin po yung lumipas doon at po pwede na pong gamitin mamaya. Kaya samahan nyo po kami mga ideas dito sa video na to at bago po tayo magsimula, like and subscribe po. Malaking tulong po yun sa pagsuporta ng channel natin. Okay, gagawin na po natin ngayon yung hanger para sa ilaw. Ilalagay na po dito mga ka-ideas is isang malaking bulb ng ilaw. Ito yung pinaka-sentro mga ka-ideas. Ilagay nyo sa sentro. Yan na, bago na ata yung eskwala nyo. Bago, hindi. Wala na yung 1970s. Nandyan, reserva yun. Habang ikinakabit ito, yung paghanger para sa ilaw natin mga ideas, tignan naman natin yung binili ni Uncle Rodel na gagamitin natin para sa ceiling na to. Tara, Emil, unbox natin, unbox. Okay, ang ganda ng design, no? Magkakano kaya to? Mamahalin, no? Pang mangyaman. Ang ganda ng design yun, no? Yan. So ayan, abangan po ninyo mga ideas yung pagkakabit natin dito. Ito naman yung sa likod niya. Dito natin ikakabit. Ito yung gagamitin pang kabit doon sa nilalagay natin hanger. Magkakabit dito si Sir Barok. Hi naman dyan. Hi, good morning. Namimiss ka ng mga ano natin eh, ng mga subscribers eh. May mga nagpapa-shoutout sa'yo. Ginawa ko sa kabila eh. Busy siya, busy. Pami, ay natahan ako. Ito naman po yung mga gagamitin natin para sa ilaw. Yan, ilang piraso rin to. Dito natin ilalagay yung mga ideas dito sa cove light ng kisame. Okay, maglalagay na tayo mga ideas ng hardy flex at dito po natin sisimulan ito. So yung ginawa ni Kuya Sunny dito, yung kanyang barina ay mayroong mga nakalagay na ulo ng rivet. Tama, ulo ng rivet yan na. May mga ulo ng rivet doon sa may ano, bala, para kapag binarina natin, naka-flat na doon, magpa-flat mga ideas. Ayan, yung ulo ng rivet natin, naka-flat na doon sa may hardy flex. Kunti lang. Kunti lang. Kunti. Kondisyon ngayon. Kondisyon? Oo. Ayos ang mga. Walang ngalay-ngalay kay Sir Barok. Okay, nailagay na po natin mga ka-ideas. So yung linya po nila, ginamitan po natin ng pitik. Ginamit ulit yung paboritong pitik ni Kuya Sunny. So tatad po yan ng rivets mga ka-ideas. Ayan. Pero pag maglalagay kayo, dapat nasa sentro para mayroong paglalagyan yung kasunod. Mamaya, ipapakita ko sa inyo nang malapitan yung paglubog ng ating mga rivets. Ano? Para kung mayroon mang umusli na maliit lang, madali lang po yun padaanan ng grinder. Tapos si Uncle Barok naman, inihahanda niya na yung kanyang mga wirings para may kabit na natin sa araw na ito. Okay, lipat na natin yung ating tungtungan. Natin mga ideas sa paglilinya. Tatapatan nyo lang po yung ano, sukat na yun sa gitna ng metal barring natin. Ano maganda sa pitik, mabilis na, hindi pa ganun masyadong maulay.
Okay, ganyan po kabilis ang trabaho mga ideas kung mayroong kanya-kanyang repeater ang mga kasama. So nakadalawa na tayo mga ideas na ikabit na Hardiflex. Ito po yung advantage mga ideas kung kukunin nyo is 1/4. Kasi pwede po ninyong mailubog yung mga rivets natin. Hindi na black screw gagamitin. Hindi na tayo gagamit ng black screw. Tapos isa pa, napakabilis ng pagbutas. Tapos nakaready na kaagad mga ideas yung butas para hindi nakalabas yung ulo ng rivets. Isahan na, no? Tingnan natin mga ideas. Ito yung ginagamit. Blind rivets. Yung ulo ng blind rivets, nagpatong-patong na dyan. Ito yung gumagasgas doon sa Hardiflex. Tapos yung shape ng butas na ulo ng rivets na to, saktong-sakto yan sa ulo din ng rivets kapag tayo ay nag-rivet na. Ano nung ginagawa niyo? Ito po yung kulay ng pitik. Anong brand ng powder niyo? British. Kopi. Premium. Classic. Yan. Bili na kayo. Magkakulay yung natin. Pitik. Ayaw nyo ng soy sauce? Hindi, ayaw nyo. Ayaw. Okay, lipat natin ang ating tungtungan. Ito naman yung ating Hardiflex, naka-ready na para madali na lang iakyat. Doon na tayo gagawa mga ideas doon sa pinakagitna, yung mayroong hanger ng ilaw. Doon na po tayo maglalagay mga ideas. Pangatlo, kasi Uncle Barok, minarkahan na niya yung tapat ng hanger na nilagay natin para hindi na sila malito mamaya. Tayo na ay mag-aangat muli. Unahin ninyo mga ideas yung pinakadulo tsaka dulo para hindi na mahirapan yung mga naghahawak. Okay, natapos na yung pangatlong Hardiflex. Kailangan mo ba ng pang-design para sa trabaho o personal na kagamitan para magpaganda ng bahay ninyo? Heto po ang designing tools na magagamit ninyo para gawing texture ng kahoy, ang semento, bakal, at tabla. Gamit ito. Meron po tayong malaki at maliit na size na magagamit po ninyo depende kung saan nyo gagamitin. Sa mga gustong umorder, mag-message po kayo sa ating Facebook page para ma-deliver po namin kaagad sa inyo. Ano pang hinihintay nyo mga ka-ideas? Order na! Okay. So habang ginagawa nila Kuya Sani yun, yung paglalagay ng Hardiflex, puputulan pa kasi nila mga ka-ideas yung bitin. Meron dong parte dun sa gilid na dadagdagan natin. So ikakat nila yun, parehang proseso rin po mga ka-ideas. Ganon din po yung gagawin natin. At habang ginagawa nila yun, tayo muna ibabalik dun sa ginagawa natin kasi maglalagay na tayo ng lentil beam. So samahan nyo muna ako na maipakita sa inyo kung paano natin ikakabit yung lentil beam dun sa bintana ng bahay nila. Dun sa kusina, extension ng kusina at kwarto. So tara mga ka-ideas. Nandito na po tayo ngayon mga ka-ideas sa Gigisangan, Mangaldan. Yan. So ipapakita ko sa inyo ngayon sa video nito yung paglalagay natin ng lentil beam. So samahan niyo ako, tara. Okay, nakapag-umpisa na si Kuya Darius dito at saka si Kuya Marlon doon na nakapaglagay ng lentil beam. Ayan. Yan po yung lentil beam natin. Buhos yan ng semento. Kung napanood po ninyo yung video natin kung paano natin binuo yun, sa mga ka-ideas natin na hindi pa nakapanood kung paano natin binuhusan yung lentil beam na yun para sa preparation nun, panoorin po ninyo yung video na yun. Hanapin nyo lamang po sa mga nakalipas na videos natin. So dito, magkakabit tayo ng lentil beam dito. Ipapakita ko sa inyo yung paglalagay natin dito. Dito naman, nakapag-umpisa na. Ayan. Yung lentil beam natin mga ka-ideas is merong abang ng dowel o vertical na 10mm. Pero kahit matibay na to mga ka-ideas, kahit matibay na to, naglalagay pa rin tayo ng tungkod niya para dagdag support, para hindi mabigla dun sa sa bigat ng patong natin. Pagkatapos mga ka-ideas, itong ating lentil beam is may bakal na yan sa buhos, pero nagdagdag pa tayo ulit ng bakal na pahiga padiretso dun. Dagdag support naman yun mga ka-ideas para hindi lang dito yung may bakal, pati rin po yan, diretso po yan. Isa pa maganda pang advantage nito mga ka-ideas, itong paggamit ng lentil beam, kapag makinis po yung yung ibabaw niyan at nasa level po yung pagkakalagay, kapag magkakanto kayo ng bintana, kahit hindi nyo na po kantuhan yan, pwede na. Skim coat na lang mga ka-ideas. Yung mga nahihirapang mga ka-ideas natin dyan sa pagpapalitada, pagkakanto sa taas ng bintana, hindi na kayo mahihirapan kung sakaling ganito yung paggagawa ninyo na bintana. So yung sidings na lang, no? Tsaka yung baba. So tara mga ka-ideas, ito yung gagamitin natin na lentil beam. Meron tong abang na mga 10mm na bakal. Okay, lalagay na natin mga ka-ideas. Ito na.
Yan, importante po mga ka-ideas na nasa ano yan, na level na yung ating lintel beam. Yan, nakapatong yan dyan, so kailangan meron kayong allowance. Yan. Tsaka kung hindi kasi makukuha sa tamang pagkakalevel niyan mga ideas, another palitada na naman sa ano yan, sa taas. So para maiwasan yun, kunin nyo na yung accurate mga ideas. So sukatin na natin doon sa ating ano metros kasi nakuha naman na yung linya ng ano natin dyan, linya ng tansi. Nasa ano yan, nasa level mga ideas. Pero kung hindi kayo sigurado, gamit kayo ng level hose para makita ninyo kung pantay. Tapos ito naman yung gagamitin nating pang brace doon sa ano nga, tungkod niya, sa gitna. Maglagay at maglagay po kayo palagi dyan mga ideas. So mga ka-ideas, dito po, dalawang patong na lang po dito, magbibiga na tayo. Yun ang po yung level natin. Dalawang patong pa, tapos ito tatlo. Tapos, pero bago tayo mag-start na mag-ready para sa ano, ng biga natin, kailangan lahat po muna ito is masintadahan doon sa eksaktong level ng biga natin. Pero mga ka-ideas, meron na tayong mga na-prepare dito. Meron na tayong isang na-prepare para sa bakal ng biga natin dito. Pero gagawa pa tayo ng mga anilyo para doon. Okay, maglalagay tayo ngayon ng 10mm na bakal. Yan, pahiga. Yan sa ibabaw ng ating lintel beam. So, para dagdag support ng ano yan, tibay ng ano lang bintana natin. Yung bakal natin mga ka-ideas, dapat papasok po dyan sa bakal, sa loob ng bakal ng poste natin. Diretso yan po. Hindi lang dyan sa may bintana lang. Diretso yan. Tapos, iba pa yung mga bakal na nilalagay natin every 3 hollow blocks na layer. Talagang nilalagay po talaga natin yan, pang support. Samantala, doon naman mga ka-ideas, dito sa side na to, nag-aasintada na sila. Bali, naabot na lang natin yung ano, tatlong patong pagmula doon sa level ng bintana. So ang gagawin nyo po, itatali nyo sa vertical na bakal, yung pinahiga nating 10mm. Gamit yung ano, alambre, tali natin. Tsaka tayo magpapatong ngayon ng mga hollow blocks. Dito naman mga ideas, binabaklas na natin yung bubong kasi mapapalitan na po natin to. Tsaka makakaharang na sa pag-aasintada natin. Naabot na doon, no? So babaklasin po natin yung mga trusses na tabla. Ayan. Ito naman po yung ano, order nating mga semento. Ito na lang po yung natitira dun sa 40 pieces na in-order natin. Ganyang karaming natira mga ideas, ganito na karami yung kayang buuin ng ganong karaming semento. Dumating na rin po pala kanina mga ideas yung 9mm na mga bakal natin na gagamitin para sa pagbuo ng bakal ng biga natin. Okay mga ideas, bali kakatapos ko lang po naglista ng mga materials na gagamitin natin para dito sa paglalagay natin ng mga trusses. Tubular truss gagamitin natin dito. Habang hindi pa natatapos to, tayo naman po ay naglista ng mga materials na gagamitin para ready na po na darating yung mga materials pagkatapos natin magbiga at makakapag-umpisa kagad tayo sa paggawa ng trusses dito ng bubong. So ito po yung mga materials mga ideas, no? Tubular truss, tapos meron tayong gagamitin channel bar. So ito po yun, pwede nyo pong tignan mga ideas, oh, yun, oh. So ayan po yung mga orderin natin. Advance na natin i-order mga ideas para matapos na at dumating kaagad. Po dito, video i-level na lang natin to. Naka ano to, naka slant. Ayan, papantay natin yan. Tapos dyan na po yung biga. So may kita nyo yung biga dyan mga ideas. Hahanapin natin dyan. Kalpikoy, oh. Bakit ang sipag-sipag nyo magtrabaho? Oo, para may pangbili ng ulam. Tapos pangbigay ng baon ng anak. Aba? Ilan ba yung anak nyo? Isa lang, tapos yung dalawa yung nasa abroad. Nasa abroad? O yung dalawa. Ay, yan pala. Pero hindi na ko kakilala yung mga anak kong dalawa ta, kasi bata pa lang kinuha ng ina niya. Anong masabi mo? Batiin mo sila sa ibang bansa? Ay, mga anak. Ayos, okay ba dyan sa Australia? Kailangan ko dito, huwag kayong mag-alala. Okay, bigyan ng jacket yan. Okay mga ka-ideas, bali babalik na tayo doon sa San Fabian, doon sa ginagawa natin. So iwanan muna natin yung mga kasama natin dito. Tatapusin na po nila yung mga dapat nilang tapusin dito sa pag-aasintada. Tara. Okay mga ka-ideas, eto natapos na nila. Saglit lang tayong nawala, natapos agad nila. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ideas na dinagdagan nila yung kumulang sa sukat. Pero dito buo yan po, buo. Dito lang. Okay, gagawin ni Sir Barok ngayon yung
wirings para dito sa ating kisame. Tapos kasama niya si Boy. Hindi ko na tutuloy, basta Boy lang, Boy. So dito po yung ano, yung daanan ng wire, tinasok natin dyan. Sige lang. Tapos ito si Uncle Barok. Okay, nabot na natin yung hangganan ng sukat ng wire. Nga pala mga ideas, ito yung ginamit natin. Ito yung pinakita ko sa ano, quotation ng materials. Power Flex. So si Uncle Barok, dito niya nilalagay yung para sa mga cove light po. Samantala, naumpisa na rin ang mga kasama natin dito na gumawa. Yan po yung ano, pag-ano natin ng cove light. Anong gagawin natin, Sir Barok? Papalitan ng switch. Papalitan ng switch. Gagawin natin trigam. Alambre ginamit natin para hilain yung... Tawit natin yung wire doon sa alambre at hihilain ni Sir Barok doon sa taas. Balutan muna ng electrical tape. Akit sa taas si Uncle Barok para ayusin yung mga wirings natin para sa cove light, in light at iba pa. Oh, datahan, bigla. Ako, may pagka Spiderman pala to. Bilahin Spider-Man. Tara, tignan natin siya sa taas. Tapos si Boy naman, i-assist niya si ano, Uncle Barok na hilain yung wire gamit yung alambre. Tara, tignan natin sa taas. Okay, nandito na tayo sa taas. So ito ho yun, napakatibay po. Kahit humiga si Sir Barok dito, hindi po ito masisira at gigiba. Si Boy tulak daw yun. Si Boy tulak, tutulak niya yung wire. Sinihila naman ni Boy, hila. Boy, hila! Hilain nyo lang. Hinihila na ni Sir Barok. Talagang si Sir Barok all around talaga oh. Lahat na pinasukan niya mga ka-ideas. Kaya kapag anong klase ng trabaho sa construction, hindi niya pinapalagpas, laging nandyan. So ginagawa nila Kuya Sunny dito at nila Sir Barok ay gumagawa sila na ngayon ng frame ng cove light. Yan. Talagang ano no, nagagamit yung binilin yung ano, clip. Tapos meron tayong W clip na ginagamit. Tapos barilahan. Bago nyo pagawin yan mga ka-ideas, kailangan na kuha nyo sa tamang level yon, gamit kayo ng level bar, tsaka yung dulo. Palitan po mga ka-ideas ang paglalagay natin ng W-clip. Tapos babarinahan po natin yon para matibay. Dito naman si Kuya Amil naman ang pumuputol na ginagamit ni Kuya Sunny sa paglalagay o paggagawa ng frame. Anong sukat niyan Kuya Amil? 30 cm mga ka-ideas. Ano? Okay mga ka-ideas, ito po yung frame ng ilaw. Dinamarkan na ni Kuya Sunny para may kabit na. Oh! Ano yan? Parang ano lang yung ano, highway ah.
the crossing. Ayun. Papuntang ano na. So yung ito mga ideas, yung pinaka-sentro ng salas. Okay, pansamantala, ikakabit natin yung ilaw nila para meron silang ano ilaw mamayang gabi. Ire-ready lang natin mga ka-ideas. Ikaw pa lang. Sige. Ang bukutasan pa. Bukutasan pa yan. Excited kayo ah. Excited sila eh. Excited. Pa-ilaw, ah. Mga ka-ideas, meron po silang tawag sa isa't isa. Si Boy. Boy Larak. Boy Larak. Boy. Boy Barong, Boy Barong. Yeah, si Kuya Mila yan. Anong tawag sa inyo? Boy? Boy Galor. Boy Galor. Si Kuya Sane, ano? Boy. Wala! Boy, sa'yo wala nang boy. Boy. Pahalan ko rin. Sunny Boy. Sunny Boy pala. Boy. Oo, Sunny Boy. Ah, maganda! Sunny Boy. Hey, ano? Punto pa lang! Ano ba yan? Okay, every 16 inches mga ka-ideas yung paglalagay natin ng mga braces para sa frame. Ito si Sir Barok, nasa taas mga ka-ideas. Hindi nyo siya nakikita pero nakikita natin yung ginagawa niya. Kung anong ginagawa niya? Yan, nilabas na niya yung wire ng ilaw po dito sa gitna. Ito naman po itsura niya mga ka-ideas kapag nandito kayo. 30 cm yung ano niyan. Magmula sa pader, 30 cm yung cove light po natin. Mahalaga rin mga ka-ideas na meron kayong tanse. Sa bawat dulo na 30 cm, merong tanse yan. Magkatapatan dun sa dulo. Magsisilbing guide mga ka-ideas. Ito na, ikakabit na natin. Para may ilaw si Uncle mamayang gabi dito. Ay, ilalaw natin yan ang tubay daw. Ang biburit mo pa ngayon, no, pre? Ay, on. Sakit. Ay, ganyan pala. Tubay to, baka naman, hinibre San Miguel. Baka naman dyan. Para mas kalaman na tayo. Abot mo ba? Oo, oh, abot ko. Unang? Oo. Oh. Taso pa? Oo. Oh. Tan, tungkalan mo. Ayos oh, ganyan po ang tulungan, teamwork. You're here! Diba? Tawag dyan teamwork. Titanic! Ano, Jack? Kaya pa. Parang Titanic lang ah, oh. Kaya. Grabe. Kaya pa. Oh, kumain na. Nagko-comment dyan, nangawit na si Kuya. Yan. Uncle Barok, mamaya muna tayo yan. Taano, kung ganit naman tayo, dyan muna kayo. Sige, sige. Tapos na yung ngawit. Ngawit. Pasok muna, pre. Pasok. Halos di ko na maul. Sige, switch na natin. Yon. Yon. Ayan mga ka-ideas, no? Para makita niyo yung design ng ilaw na to, napakaganda. O, diba? Ayos. Ito pong ano, binili ni Uncle na ilaw dito sa kanilang bahay. Tatlong ano po yan, tatlong design ng switch yon. So ito yung una, tapos yung pangalawa, switch natin. Okay, yan yung pangalawa. Yan. Pangatlo, yan yung pangatlo. Maganda yung pangatlo mga ka-ideas kasi kitang-kita yung design.
Mga kaidiyas, hanggang dito muna yung videos natin. Maraming salamat sa panonood ninyo, sa palaging pagsuporta ng ating mga video. At sana ay huwag kayong magsawa, mga kaidiyas, sa ating mga i-upload na mga videos araw-araw. So tulad po ng dati, para mabigyan po ng support itong ating channel at ang ating mga videos everyday, sana po makapag-like kayo at saka mag-comment kung anong gusto nyong sabihin. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo, mga kaidiyas, para ma-shoutout po namin kayo. So maraming salamat po ulit, mga ideas. Kita ulit tayo sa susunod na update doon sa pagkikisame at doon sa Mangaldan project natin. Welcome sa Kaylin's Amazing Construction Ideas. Nandito po tayo ngayon sa bahay nila Uncle Rodel. Dito. Tutuloy po natin yung pagkikisame. So yung sa gigisangan Mangaldan naman po, babalik tayo mamaya doon. Papakita ko sa inyo kung paano natin ilalagay yung lentil beam. Maglalagay tayo ng lentil beam doon sa gigisangan Mangaldan. Doon sa Quezon family. Ayan, para ma-explain ko na rin sa inyo.